Hoy, time na yung 55. Extend ka pa ba? Time na ako, ate. Oo. O, sige, ate. Out na ako sa 55. Okay. Hoy! Ano ginagawa mo? Tatakas ka pa, ha? Magbayad ka. Hindi po ako tatakas, ate. Hindi tatakas. Oh! Nakalock yan. Hindi ka makakatakas. Ate, nakalock pala. Nilock ko talaga yan. Alam ko kasing tatakasan mo ako eh. Magbayad ka na. Hindi, ate. Magbabayad ako kaso wala na akong pera eh. Sorry po. Ate, palimus po. Pang computer lang po. Ayan. Sige po, sa kanya po kayo dyan. Paimus po. Paimus po yan. Ate, pwede po ba palis ka muna ng utang ko kasi wala na pala akong pera. Ano to? Tindahan. Hindi to sari-sari store. Magbayad ka. Sorry po. Ah, Imus, Imus. Sakay na kayo dyan, Imus. Ah, Imus, Imus. Sipag mo naman, bata. Oh, okay na yan. Oh, puno na ata eh. Thank you po, kuya. Aanhin mo ba yung pera? Pang 1 hour lang po sa computer shop. Good morning night! Dahil 4 a.m. na ng umaga, eh, merong isang nanay na nag-report dito sa police station na kung saan nawawala na posibleng ginukot daw ang kanyang anak na addict sa computer shop. Eto, kakausapin natin siya. Good morning night po! Yung mic naman, Diyos ko! Nananawagan po ko sa inyong lahat, nawawala po yung anak kong addict sa computer shop. Deserve, ginukot ka! Pero ayun po, sabi niya po kasi uuwi daw siya ng 2. Tomorrow! Ayan, dinukot po siya ng mga ano, ng mga tao. Di ko alam kung sino yung mga yun. Kaya tulungan niyo po kung mahanap yung aking anak. Kuya! Base nga sa kapulisan ay hinahanap na nga yung mga nandudukot at hinahanap na din yung addict sa computer shop at bibigyan daw ng pabuya o reward ang makakita sa addict sa computer shop. Ang reward na iyon ay maasim na headset. Amuyin natin. Ang asim nga ay yan. Kaya hanapin nyo na yung addict sa computer shop para mabigyan namin kayo ng maasim na headset. Ano? Maasim na headset? Ang pabuya? Boss! Oo, oh, napanood ko yung balita. Boss, maasim daw na headset ang reward kapag isinauli natin to sa nanay niya. Diyos ko, isasauli pa ba natin tong addict sa computer shop o ibigay na lang? Huwag yung ibibigay. Magbibigay din ng malaking pabuya yan. Okay, boss. Maasim daw na headset yung reward. Isauli nyo na lang ako. Sa mga dumukot po sa anak ko, isauli niyo niya yung anak ko kasi wala kayong mapapala dyan. Batugan yan, puro yan Dota, puro Roblox. Wala kayong mapapala dyan, isauli niyo na lang yan. At para sa anak ko, deserve! Ayan, computer pa more! At talaga namang nanggagalaiti niya sa galit yung nanay nung addict sa computer shop. Parang nagbabaga yung galit niya. Parang balita natin, nagbabaga kasi uso talaga yung dukutan ngayon and ang dinudukot at target nila yung mga addict sa computer shop. Kaya wag na wag kayong maglalaro at wag kayong uuwi ng ganong oras. Diyan na kayo matulog sa computer shop. Kaya naman, good morning night po sa inyong lahat. Dito na po nagtatapos ang aming balita. Magbabalik na lang po kami kapag meron na kaming nakalap na impormasyon. Kuya, magkano po? Ay, tumiyok. Kuya, magkano po sahod mo sa pagsisiman? Buhay OFW? Ito ang buhay ko sa pagbabar ko. Dito sa bar ko, everyday Monday. Kung ang sweldo ay tinatanong nyo, tanungin nyo muna kung mahirap ba maging seaman. Para sa akin, walang madaling trabaho. Lahat mahirap. Isa nga ang pagsisiman. Sa industriya ng pagsisiman, trabaho sa umaga, trabaho sa gabi. Swerte ka na lang kapag nakakapag-shore leave ka. Pero sa pagbabar ko, dito ka nakatira. Sa pagbabar ko, para kang nakakulong sa kulungan. Bawat alon, bagyo, lamig na panahon, at mainit na panahon ay araw-araw naming nararanasan dito sa barko. Malayo man kami sa pamilya namin, iniisip palagi namin ang kapakanan ng aming pamilya. I-enjoy mo lang ang trabaho sa barko kahit na mahirap. Ganon ang buhay barko. Hoy! Nakalimutan mo sabihin yung sweldo mo! Ay!
Oo nga pala, may tanong nga pala kayo, muntikan kong makalimutan na naman. Sweldo ko bilang isang able-bodied seaman sa barko ay pumapatak ng... Pero ayun, pumapatak na less than 1K monthly.